Hi guys! Welcome to another video. Ayan, today bilang newly vlogger ako, syempre hirap ako makakuha ng subscriber, mga views, and syempre yung mga manunod ng mga video ko. Ayan, kaya today nag-decide ako na humingi ng advice sa isang kilala na rin vlogger kasi meron na rin siyang 2 channels and yung isang channel niya nasa 300 na rin yung subscriber. Hingi tayo ng advice sa kanya kung paano natin mapag-grow yung ating channel. Ayan guys, andito na siya actually. Hello sa inyo lahat guys. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Jeep Doctor. Ayan, Jeep Doctor. Sa intro niya nga kanina, naririnig ko no, binanggit niya kung ilan na yung aking subscriber. So, ako eh, meron na pong 2 YouTube channel. Yung isang YouTube channel ko, meron na po akong 313,000 subscribers. 313, hindi 300 subscribers lang. Mas marami ka pa subscribers sa akin dahil subscriber mo is 1,500 na. Or 1,600 na yata. Tapos yung isang channel ko naman, yung unang channel ko nga pala is about cars. Anything about cars. Repair, mga prices ng cars, mga modified cars, yung mga kakaibang sasakyan. Ayan. So, yun yung mga fini-feature ko doon sa aking YouTube channel. Tapos, yung second YouTube channel ko, meron naman ako doon 34,000 subscribers. So, i-introduce ko sa inyo kung paano ba ako nag-start as a vlogger, kung paano nag-grow yung aking channel, tapos paano naging madali sa akin na magkaroon ng 2 channel na parehong nagmo-monetize. So, ganito kasi yan. Sa pag-vlog kasi, mga boss, napaka-importante na alamin mo yung saan ka magaling. Huwag mong ipilit kung ano yung trending. Okay, so may mga mapapanood kayo dyan ng mga sikat na mga vloggers. Jamil, Kong TV, Pambansang Kolokoy, ayan. So kung hindi kayo komedyante, huwag nyo ipilit. Parang ganon. Kung hindi naman kayo tweetums, katulad nila Jamil, huwag mong ipilit. Kasi, magmumukhang trash, magmumukhang basura yung channel. Kumbaga kung saan ka expert, kaya nga yung iba, since hindi naman sila patawa, hindi naman sila komedyante, hindi sila tweetums, hindi naman sila mga magbo-boyfriend. Yung iba, di ba, mapapanood nyo gumagawa, cooking channel. Yan, yung mga gumagawa ng mga magluto. Oo. Diba? Yung iba naman, yung mga review ng mga motorcycle, yung iba, makeup tutorial. Kasi doon sila magaling eh. Magaling sila mag-makeup eh. Imagine mo kung ako, hindi naman ako marunong mag-makeup, marunong ako mag-iis na sakya, pero nag-makeup tutorial ako, mukha akong tanga. Ganun yun. Diba? Kayo mga babae, diyan kayo magagaling eh sa makeup tutorial. Diba? Magaling kayo mag-akit ng lalaki. Ay, gago ba rin eh? Puro kayo ulan. Ganun! Paano gumawa ng video kung paano kayo mag-akit ng lalaki? Ganon! Pero huwag niyong gagawin rated SPG. Gawin niyong natural. Diba? Yung iba naman mga boss, kung ano-ano na lang, kumbaga kung ano yung passion. Ako, passion ko, cars. Yung mahilig kumain, diba? Yung mga mahilig kumain, mukbang. Puro sila mukbang. Talagang lahat ng video nila. Kung ano yung expertise nyo, yun. Tapos, ang gawin nyo, syempre, nung nagsimula ako kasi sa YouTube, history muna tayo ng aking YouTube channel. Inabutan ko pa mga guys na wala pang requirements. Wala pang requirements si YouTube. Kailangan lang meron kang valid na email address. Tapos yung channel mo is merong video. Automatic yung pag may video ka magmo-monetize na. Wala pang requirements nun. Mas madali. Oo. Tapos nung time pa na yun, if I'm not mistaken, ako ang kauna-unahang Filipino vlogger na gumagawa ng car tutorials. Kung mag-search kayo sa internet, lahat ng car tutorials dyan puro mga foreigner. Amerikano, ibang language, Indians, Japan, that. Pero sa Pilipino, ako po yung kauna-unahang gumawa nun. Tapos ang ginawa ko, nung nagsisimula pa lang ako, pag nag-upload ako ng video sa YouTube, since pwede ka naman mag-post sa Facebook, yung link ng video ko sa YouTube, sinishare ko. Share mo lang kasi kung meron kang 500 friends, diba? Sabihin na natin sa 500 friends mo is 450 dyan fake friends. Kapal na mukha mo! Diba? Yung 50 friends mo yung supportive sa'yo. At least pag nag-share ka ng video, ng link, yung 50 friends mo, nanonood sila ng video mo, mag-grow. Mag-grow. Kumbaga yung ibang friends mo, sinishare pa yung link. So, that's what friends are for. Yun. Family mo na supportive sa'yo, supportive kung ano man yung gusto mong tahaking landas, diba? I-share nila yung videos mo. Pinanood nila yun. Pag pinanood nila, agad yun, diba? One view agad yun. Ang
ang iiwasan nyo lang dyan, guys, is yung kayo yung manonood ng video nyo. Bawal na bawal po yun. Napaka-high-tech ng mga devices ni YouTube, ni Google. Napaka-high intelligence din yung kanilang mga IT, mga programmers nila doon. Kaya nilang ma-detect na kayo ang nanonood ng YouTube videos nyo. Huwag nyo pong panonoodin ng YouTube videos nyo. Kasi instead na i-recommend kayo ni YouTube sa ibang viewers, lalo niya ida-downgrade yung inyong view. Hindi kanya kayo i-recommend sa iba. Fake kasi lalabas kasi na fake kasi yung fake source, yung source ng inyong traffic. Yung importante kasi diyan yung traffic na tinatawag. Kung saan nanggagaling yung mga viewers ninyo. So for example, ako nanonood ako ng mga cooking. So kapag nanood ako ng cooking, kahit kayo pag nanood kayo ng cooking video, yung isang video na pinanood niyo kunyari si Panlasang Pinoy. Pinanood nyo siya. After nyo siya panoorin, may i-recommend pang inyo ibang mga vlogger na nagluluto rin. Ganun ang mangyayari. Pansinin nyo. Kumbaga, sila kasi, hindi nila dinadaya si YouTube. Ayaw ni YouTube nang dinadaya siya. Maging honest kayo. Hayaan nyo yung videos nyo mag-grow. Yun yung gagawin nyo. Yun yung pinakauna-una nyo gagawin. Tapos, nung time din na binago kasi ni YouTube yung policy niya. Recently napansin ni YouTube na maraming nagpa-pirate or nangangapirate kinukuha kasi ang madali lang mag-download dahil na sa mga maraming alam sa computer. Madaling i-download yung video . So for example, may mga kilalang vloggers diyan. Tapos napanood mo pag-upload nila 1 million views. Oh. Gusto mo ganun . So ikaw da-download mo yung video nila, upload mo sa sarili mong channel. Dati ginagawa 'yon ng iba. Copyright 'yon pero hindi pa 'yon dinedetect dati ni YouTube as copyright. Kumikita pa 'yung mga ganong vloggers dati. So ang ginawa ni YouTube para mapigilan 'yung ganong klase ng gawain ng mga magnanakaw ng video na 'yan. Ginawa niya, pinalitan niya 'yung policy. Nilagyan niya ngayon ng para mag-monetize ang channel mo kailangan mo ng 10,000 views. 10,000 organic views. Views 10,000. Views lang, wala pang requirement noon sa wala pang requirement noon sa view subscribers. 10,000 views lang ang kailangan mo mag-monetize ka na. Pero mahirap pa rin 'yun i-achieve sa mga original content creators, pero do sa mga nagnanakaw ng videos, andali lalo na syempre kung nanakawi mong video ay video ng mga kilala. Tama. Andali. So nagmo-monetize na naman sila. So after a year siguro or ilang months, sabi ni YouTube, madali pa rin makapag-copyright ng video. Kaya ang ginawa ni YouTube, binago na naman niya yung policy. So ang latest policy ngayon ni YouTube, kailangan meron kang 1,000 na organic subscribers. Hindi sila yung mga bots. May mga bots din kasi na tinatawag or yung mga artificial intelligence subscribers. May mga ganun cheat engine ang tawag doon. Parang sa ibang website, magsa-sign up ka sa kanila tapos sila yung magbibigay sa'yo ng artificial subscribers. Bawal yun. Nade-detect din yun ni YouTube. Huwag kayong magsa-sign up sa ganun, mga boss. Masasayang ang sign up nyo. Tsaka ang next thing na mangyayari, mga boss, ida-downgrade ni YouTube ang channel nyo pag nakita niyan, dinadaya nyo yung view subscribers nyo. Meron ganun. So, kailangan nyo maka 1,000 subscribers. Original, legit subscribers yan. And then 4,000 hours ng panonood. Hours po, hindi po minutes, hindi po thousand, hindi po views. 4,000 hours. So kung meron kayong video na tigwa 1 minute lang, sa isang minuto merong ay sa isang oras merong 60 minuto. Imagine niyo kung paano niyo mabubuo yung 4,000 hours. Matagal pa. Okay, pero may analytics naman . Ayan, papakita ko sa inyo yung sample analytics. Ayan. So yan pa yung bubunuin mo. 2,000 mahigit pa, 2,000 hours pa yung kailangan mong bunuin para mag-monetize yung channel mo. Kasi sa subscriber count, okay na ako. 1,600 na siya. Diba? Tapos nga pala, maganda ngayon nyo i-pursue mga boss na makapagpa-monetize. Kasi yung second YouTube channel ko, in-start ko lang siya last year. If I'm not mistaken, nag-upload ako sa kanya ng August. First upload ko ng August. Tapos syempre, since kilala ako as Jeep Doctor, that time meron na akong 200,000 subscribers. So, inintroduce ko yung aking second YouTube channel. Isang araw pa lang, na-hit ko na kaagad yung 1,000 mahigit na subscribers. So, views na lang yung kailangan ko. So, nag-start na ako mag-upload ng video. So, ano yung sabi ko kanya? August, no? August ako sign up ng panibagong YouTube account, yung second account ko, which is Motorcycle World by Jeep Doctor. Ayan. Tapos, September,
monetizing na ako. Nagmo-monetize na ako ng September. Ayan. Mabilis. Mabilis. 1 month lang na-reach ko yun kasi nga syempre kilala na ako as vlogger. So, ang ginagawa ng iba, panoorin nyo yung mga kilalang vloggers, yung mga katulad nila Kong TV, mga Team Payaman. Mm-hmm. Nag-start naman niya si Kong lang eh. Si Kong lang naman ang nag-start na vlogger dyan. Tapos ngayon, nagkaroon na sila ng tigi-tigisan nilang YouTube channel. Ginagamit nila yung influence ng isa. So, kayo, kung may kilala kayong vlogger, tapos nag-monetize na siya, para makilala rin kayo, labas kayo sa mga videos nila, tulad nito, asawa ko, ilang beses na siya lumabas dun sa aking YouTube channel, sa dalawang YouTube channel ko. Tapos ngayon, ako naman yung in-import niya rito. Mahal ang talent figure rito. Mahal. Hindi ako pamamerienday na lang. Hindi na ako mumurahing ano ngayon. Ayan. So libre kita pag nag-monetize ano, ako. Pagka may kakilala kayong mga vloggers, content creators na nagmo-monetize, na pwede kayong lumabas-labas sa video nila. So, papakilala kayo ron. Doon kayo magsisimula magkaroon ng subscribers na organic, tapos yung viewers nyo rin. Tapos, kayo na, as a content creator, yung magpo-push, push nyo. Kayo yung gumawa ng video. Gumawa kayo ng mga video na may silbi. Gumawa kayo ng mga video na magka-catch up ng attention ng ibang tao. Yun. Tapos, ingatan nyo ha, huwag kayong gagawa ng mga videos na may copyright. Lahat, kanta, video ng ibang tao, huwag nyong kukunin. Kasi pwede kayong kung ma-reach nyo na yung 1,000 subscribers, ma-reach nyo na yung 4,000 hours ng panonood, pero meron kayong mga copyright strike ha, hindi kayo mamomonetize hanggat hindi nyo tinatanggal ang copyright strike ninyo. Eh, paano yung ano? Di ba may mga dance cover? Dance cover. Sila naman kasi, merong policy si YouTube na pinapayagan ng dance cover. Kunyari yung, di ba yung mga Zumba, tapos yung mga kilalang tugtog na ginagawang background music. Ano yun, mga boss? Yung mga original na may-ari ng mga tugtog na yon, sila yung primarily na kumikita doon. Kumbaga, magkakaroon kayo ng agreement na, kunyari, ako si may-ari ng song, ikaw yung content creator. Ginamit mo yung kanta ko, kikita ako, pwede kitang hatian. Pero may pwede kita pa rin naman. May kita ka, pero hindi ko alam kung magkano yung hatian eh. Hindi ko alam kung 50-50, kung 70-30, or 60-40. Hindi ko alam. Siguro, ang makakaalam na lang yan yung mga ano. Kasi hindi ako gumagamit nun eh. Hindi ako gumagamit ang mga copyrighted music. Talagang, ano ako, lahat ng content ko is original. Hindi ako kumukuha ng video galing sa ibang tao. Hindi ako kumukuha ng songs. Kasi si YouTube, meron naman siya mga copyright-free music eh, na pwede nyo gamitin. Yun nga lang, hindi kilala yung mga musics, di ba? Okay. Talagang sounds lang. Tapos, kapag nagagawa na kayo ng mga content, lagi nyo nang i-share. Share nyo sa Facebook. Yung iba nga ang ginagawa, yung original video, ina-upload din nila sa Facebook, pero nilalagay nila doon yung link ng video, tapos yung link ng YouTube channel nila. Para kung ako, minsan may napanood ako, tulad yung si Pabansang Kolokoy, napanood ko naman yan dati, unang-una sa sa Facebook eh. Tapos, kapag gusto ko na manood ng video niya, tapos hindi ko mahanap sa Facebook, search ko sa YouTube. Napapanood ko na si Pambansang Kolokoy, napakarami na yung subscribers. Pilipino silang mag-asawa, silang pamilya, pero nakatira na sila ngayon sa US. Talagang doon na sila permanently. Yun. Kaya, yung pag-grow ng channel in the process, makukuha mo yan kabasta organic lahat. Wag kayong gagawa ng channel na tapos puro fake, puro pandaraya yung kayo nanonood ng videos nyo, tapos kayo rin yung gumamit kayo ng mga engine, yung mga cheat engine na bots yung mga subscribers. Alam ni YouTube yung mga boss, huwag nyong gagawin yun. Yun lang yung maia-advise ko. Tapos, hanggat maaari, kung kaya nyong mag weekly upload muna kayo. Kahit mga 2 times a week. Huwag muna kayo mag-daily vlogs kasi hindi pa kayo kilala ng tao. Kumbaga, pag nag-daily vlogs kayo na kung ano-ano lang ginagawa. May mga nagdi-daily vlogs kasi mga boss na essential naman yung video nila. Pero may mga nagdi-daily vlogs na lang na pati paglilinis na lang ng bahay nyo ginagawa sa video. Minsan nakakairitang panoorin yung ganun. Minsan pati yung pag-aaway nila ng asawa niya, nandun na sa video, nakakainis yung ganun mga boss. Huwag nyong gagawin yun. Kasi yung mga personal life nyo, still, maganda dapat secret. Personal pa rin. Kaya ka personal life eh. Kasi kapag ipinablik nyo life
pinablik niyo yung pinagagagawa niyo sa buhay niyo. Hindi na personal life yan. Tapos kapag may nakailam sa buhay niyo, magagalit kayo. Ba't kayo pinapakailaman? Na syempre, pinablik niyo eh. Anong gusto niyo mangyari? Diba? So, yun yung advice ko. Sa mga hindi pa nga pala subscribers ng aking asawa niya, subscribe po kayo. Click niyo lang po yung subscribe button. Click niyo po yung like button, tapos share niyo po yung mga videos niya mga boss, tapos ako nga pala si Jeep Doctor, subscribe din po kayo sa channel ko. Dalawa na yung channel ko, all about cars and all about motorcycle yung aking video mga boss. Maraming salamat, may sasabihin ka pa ba sa yung mga subscribers? Ayan, subscribe po kayo sa akin, tsaka note kayo ng mga video ko ha, marami pa pong upcoming videos na darating. Okay. Bye-bye.